kakaibang klase ng kabute ang tila naging local delicacy na raw ng iba dito sa Polanco, Zamboanga del Norte. Malaplong pong piraso, pinakuha namin, niluto po namin. Hindi bale ng mga maliliit na kabuting ito, tumutubo sa paligid ng dumi ng baka at kalabaw. Pero ang mga kabuting ito rin ang itinuturong dahilan kung bakit daw sa kanilang barangay may nalason. Ang kabuti dito, magkahilog yun. Ang kabuting nga bang ito ay nakabubuti o hindi? Sumusulpot tuwing tag-ulan, mga kabuti na ang ilan ipinanlalaman tiyan. Pero ingat lang dahil meron ding mga klase ng kabuti na nakalalason. Kulay puti ang payong ng kabuting ito, gray naman ang tangkay. At napag-alaman namin na ang ilang residente rito, kalimitang inihahalo ito sa kape. Matamis po ma'am, depende po kung lagyan niyo ng asukal. Wala kaming nakikitang kabuti dito, parang naunahan kami. Fruit na? Fruit na giyon. Ngunit ang iba, nang dahil sa kabuti, napahamak. Gaya ng nangyari sa 14 anyos na binatilyo na si Romel, hindi nito tunay na pangalan. Kwento ng kanyang ama na si Edgardo, pinauwi raw ang kanyang anak sa eskwelahan matapos sumama ang pakiramdam nito. Pagdating na sa bahay namin, pama, sakit ang ulo ko. Hanggang sa lagnatin na raw si Romel dahil malayo ang ospital, sa albularyo nila ito dinala. Ang sabi ng mga gamot, pasma, naghanap ako ng gamot na yung mga dahon-dahon. Gilantan ni Bayo? Kasi di tanos ko ni. Gilantan ni siya. Ako na lang nagdula. Sige, nagdula din. Dali kayo sa maligo, dali kayo sa may masa. Ngunit mas lumala pa ang kondisyon ni Romel, nanigas ang kanyang katawan. Hindi makapagsalita at tila nagdedeliryo na. Inauk-uk lagi ang dila ni. Uyak. Ano? Pwede na siya ni. Sabi niya sa akin pa, parang maingay. Ang ingay-ingay nila oh, mayroon daw siyang naririnig. Papasok-pasok sa tainga niya. Tuluyan na itong nanghina. Tsaka nagdesisyon si Edgardo na isugod ang kanyang anak sa ospital. Linip pa kami nakapasok sa loob. Nandiyan pa kami sa labas. Doon siya binawian ang buhay. Sabi niyong doktor, cardiac arrest, tapos yung pangalawa, sepsis. Hanggang may nagsulputang mga kwento sa kanilang barangay na si Romel daw kasi sumama ang pakiramdam matapos kainin ang kinahuhumalingan nilang kabuti. Bagay na kinumpirma ng kaibigan ni Romel na si Von, hindi nito tunay na pangalan. May binanggit sa akin na, dala, mimitas tayo ng mushroom. Sabi ko, sabi ako, pagagalitan ako ng nanay ko. Siya lang isang kumuha. Ang kabuti, di umano, inihalo ni Romel at nang pinsan niyang si Randy sa kape. Pareho lang kami isang tasa. More than 50 na kabuti po yun. Pagkatapos kong kumain, wala naman akong naramdaman. Kung si Randy, wala raw naramdamang kakaiba. Si Romel, sumama ang lagay. Pero paglilinaw ni na Von at Randy, ang sinasabi nilang pag-inom daw ni Romel ng kape na may halong kabuti, nakita nila ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi raw sila sigurado kung kumain ulit si Romel ng kabuti bago nagsimulang sumama ang lagay nito kamakailan. Ang mga sintomas na nakita kay Romel, nangyari rin sa isa pa nilang kabarangay na itago natin sa pangalang Miko matapos din niyang kumain ng kabuti. Sobrang dami na dito, hinalo namin sa kape. Dito po kami madalas kumukuha ng mushroom or kabuti. Ito, sobrang dami. Si Miko, matapos daw higupin ang kape na may halong kabuti, nag-iba ang kanyang timpla. Mga 5 minutes to 10, hinay-hinay ng umepekto. Kahit walang ginagawa, natatawa. Pag tumitingin ako ng ilaw, parang may nakita ko mga spirals, mga rainbow. Umabot pa raw sa punto na hindi na siya makontrol ng kanyang tiyahin. Yung mga damit ng mama ko sa loob ng kwarto, hinahablot na yung mga hanger. Pinupunit-punit na yung banig ng mama ko. No. Yung coins, kinakain niya. Kung ano-ano sinasabi niya, ganun siya. Nataranta na ako. Pero makalipas ang ilang oras, si Miko nahimasmasan din. Sabi niya, anong nangyari sa akin, Lola? Anong klaseng kabuti kaya ang nakain ni na Romel, Randy at Miko? At bakit magkakaiba ang reaksyon ng kani-kanilang mga katawan? Ang kabuti na tumutubo sa kanilang barangay, ipinasuri namin sa isang mycologist o yung tawag sa eksperto sa pag-aaral ng mga fungi gaya ng kabuti.
Ayon sa eksperto, ang kabute na inihahalo ng mga tigapulangko sa kape, posibleng dalawang klase raw. Ang Pannulus antillarum at Pannulus sienesens. Mga uri raw ng Copropolis mushroom o kabuting madalas tumubo sa dumi ng hayop. Ang Pannulus antillarum, mas makapal at mas light ang kulay ng cap o ng payong kumpara sa Pannulus sienesens. Itong dalawang klase ng species na to ay recorded as edible pero hindi siya commonly eaten because of their unpleasant taste and yung bitterness. Pero sa dalawang ito, ang Pannulus sienesens daw ang nagtataglay ng hallucinogenic properties. Iba-iba yung epekto doon sa nag-take or kumain ito dahil nga iba-iba yung klase or yung species nitong kabute na ito. Itong Pannulus sienesens ay hallucinogenic at meron itong psychedelic or psychoactive properties. Nagkakos ito ng hallucinations sa sino man na kumain. Nakababahala rito, may ilan na ginagamit ito bilang recreational drugs o yung tinatawag na shrooms o magic mushrooms na minsan na rin naming natalakay sa dati kong programang Jessica Soho Reports. Gamit ang isang hidden camera, ginalugad namin ang isla, nag-ikot at nagtanong-tanong kung saan matatagpuan ang mga magic mushroom. Nung tanungin namin ang mga binatang ito, ilan lang daw sila sa mga patagong nagbibenta ng shrooms. Ano yun? Kinakain? Hindi, inahalo yun sa ano eh. Sa, imbawa, sa lumi. Noodles. Sa noodles. Hindi ba ma... itlog, hindi ba nakakalasan yan? Hindi, hindi. Ano to, lalagay sa itlog? Pero tulad ng shabu o marijuana, may dalang panganib ang pang-aabuso sa nasabing kabute. Maari raw masiraan ng ulo o hindi kaya'y ikamatay ang sobrang paggamit nito. Katunayan, taong 2019 pa lang, ikinabahala na ito ng DepEd at ng Senado dahil may ilang mga estudyante sa mga liblib na probinsya na nahumaling sa klase ng kabuting ito. Ginagawa kasi nila itong alternatibong droga. Pwedeng mag-cause ito ng gastrointestinal irritations. Mag-lead to nausea or vomiting. Kapag nasobrahan ang pag-intake nitong ganitong klase ng mushroom, pwedeng ikamatay ng isang tao. Kung titignan naman natin yung mga components, maaari din kasi meron kasing toxic component yung isang mushroom na pwede niyang nakain. Pag mga ganyan kasing scenario, maaari din kasi nagkaroon siya ng cardiogenic shock. Ang findings ng pasyente is cardiopulmonary arrest, secondary to sepsis. Yung heart niya was so weak, incoherent din ang pasyente. Hindi po nagkaroon ng autopsy dahil hindi din na-request ng pamilya. Para paalalahanan ng mga residente tungkol sa peligro ng pagkain ng kabute, ang barangay nagsagawa ng information drive. Mahigpit na nilang ipinagbabawal ang pagkuha at pagkain ng kabuting ito. May batas kaming ipatupad tungkol dyan. Pag may makikita sila na kumuha at kumain ng kabute, parating din sa amin dito sa barangay para mapuntahan namin. Republic Act Number 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ipinagbabawal is yung chemical sa loob ng magic mushroom. But the magic mushroom itself, hindi siya ipinagbabawal kasi naturally occurring siya. Yung plant mismo, hindi bawal. But the culture and cultivation. Pero kung in-extract yung substance from the plant, then you are in possession of dangerous drugs. Pwede ka nang hulihin ng PNP. Karamihan kasi sa mga kabataan ngayon talagang napaka-curious at the same time adventurous. So anything na sa tingin nila bago ang tendency, may mga pagkakataon na susubok at susubok. Kung alam niyo na nakakasama, huwag niyo nang umpisahan. Bala ko na pong itigil talaga eh, kasi hindi nakakabuti sa sarili. Bantayan na talaga namin. Hindi na namin siya hahayaan na kung saan pumupunta. Ang mga kabataan, nasa edad kung kailan nag-eeksperimento sila sa kanilang mundo. Pero dapat ipaliwanag sa kanila at gawing klaro kung anong mga bagay ang sa kanila'y nakasasama at hindi nakabubuti. Malungkot na realidad sa ating lipunan. Marami pa ring mga lugar na walang ospital o health center man lang. Kaya ang mga kababayan natin doon, ang nilalapitan, albularyo. Gaya ng manggagamot sa Camarines Norte na ang mga pasyente inilulubog sa drum.
Alas 4 ng madaling araw pa lang nitong Webes. May kung ano nang iniluluto sa 4 na latang drum ang mga lalaking ito sa Basud, Camarines Norte. Sinisiguro nilang pantay ang gatong at tama ang init ng tubig. Maya-maya pa, inilagay na nila ang sangkap nitong di umano mga halamang gamot. Ilalagay po namin, pakalagay nito ng tubig, pakukulaan po namin siya na nasa 4 na oras po. Ito ang isasalin nila sa 26 pang plastic na drum, kung saan magbababad ang kanila raw mga parokyano. Ang tawag nila rito, steam bath. Pagputok ng araw, nagsimula ng pumila ang kanilang mga pasyente. Kapag sabi po sa akin na marami na po napapagaling dito mga paralyzed, nagpunta pa ako dito. May iba sa kanila, galing pa raw abroad. Kasi marami akong lamig sa katawan. Marami akong nakikita na mga gumagaling. That's why I wanna try. Maya-maya pa, dumating na ang pinakahinihintay nila, ang manggagamot na si Brother Ronnie. Buga. Sapa. Wala. Wala sa sugar ang sa kanya kolesterol. At wala na raw lab test o aparato na kailangan para matukoy niya ang sakit ng kanyang mga pasyente. Kaya na raw niya itong tukuyin sa pamagitan lang ng pagpupulso. May mga sakit ko na tama nga na diabetes. Hindi nagpapangsyon ng ayos yung bato mo. Pumunta ako ng provincial hospital, nagpa-laboratory ako. Ito man po yung sabi niya, may tamang ating hindi. Siguro sa buong mundo, ako lang po ang gumawa nito dito. Ako lang po nakatuklas nito. Oy, mainit. Man, painit. Ilang sandali lang. Ah, dito ka na. To. Sinimulan na ni Brother Ronnie ang gamutan sa pamagitan ng pagdasal, di umano, sa wikang Latin. Pater noster quis in caeli sanctificetur nomen tuum at biniat regnum. Tuum fiat voluntas tuan sicut in quilo et in injuram. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Ina ng Diyos, Espiritu Santo. Baba. Masula ilaw ng tatlong persona sa liwanag ng Diyos Ama. Tinatawagan kita City Arcangel, Anghel ka ng Diyos. Yung sakit ng tiyang ko, nawala na. Sakit sa likod ko, nawala. Sana nung bumalik. Kasi wala talaga, nawala. Dati raw suma-sideline na tour guide si Brother Ronnie. Hanggang sa kanyang paglilibot-libot, may nakadaupang palad daw siyang isang ermitanyo. Pinabaon niya sa akin ang 3 libro. Sabi niya, manggamot ka. 18 anyos lang daw siya nung unang nanggamot. Ang inilalagay nila sa kanilang steam bath, 7 klase raw ng dahon. Kalamansi, suha, sampalo, kamyas, tagbak na pula, alagaw. At 2 pang sangkap, di umano, na hindi raw pwedeng sabihin dahil mawawalan ito ng bisa. Lahat ng uri ng karamdaman walang imposible sa Diyos. Kanser sa breast, kanser sa ubari, yun ang bilang ang mga malala. Yung iba naman, kanser sa bone. Mala ng Ama,
Anak ng Ina ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Katunayan, ang minsan na naming naitampok taong 2021 na si Tuper na nanggagamot din sa pamagitan ng tinatawag niyang lublob mula bayan naman ng Kapalonga. Si Brother Ronnie daw ang nagturo. Sa kanya rin po nagmula ang lahat ng aking kakayahan, kaalaman. Nagsimula po yun dun sa binigay po sa kanyang librito ng isang ermitanyo. Isa sa mga unang pasyente ni Brother Ronnie, ang 64 anyos at paralisado ng si Nanay Elisa, na kahit hirap, dumayo pa rito mula sa bayan ng Mercedes. Wala na sa akin nag-asikaso. Pagsabi po sa akin na marami daw po napapagaling dito mga paralyzed. Kaya nagpunta pa ako dito. Triyan na kami ko ang dosurit robbery so griok may signal sa ibang-ibang. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Ina ng Diyos, Espiritu Santo. Paupo. Sa loob lang ng tatlong sesyon ng gamutan, bumuti raw ang pakiramdam ni Nanay Elisa. Noon, parang patay na ang ganito ko. Ngayon, kahit nakahiga ako, minsan nagagalaw-galaw ganyan. Parang may pagbabago ito. Binababad sa tubig na may herb. Sa ngayon, wala namang pag-aaral na nagsasabi na gagaling doon. Hindi siya nakakapagpagaling. Ang stroke kasi, over time, pwedeng mag-improve siya on its own. Kaya nung nabalitaan din ito ni Crisnel mula Naga City, bumiyahe siya ng 2 oras patungo sa bayan ng Basud para naman ipagamot ang 2 taong gulang niyang anak na may cerebral palsy, si Aiden. Parang hindi ko din tanggap sa sarili. Masakit bilang ina kahit ano po ginagawa namin kasi yung daddy niya po nasa ibang bansa. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Ina ng Diyos, Espiritu Santo. Yung sa doktor po, parang lifetime. Pero nung sinabi ni Brother Ronnie na gagaling to dito. Hindi normal yung development ng brain. So ang ginagamot mo na lang doon, yung symptoms. Hindi siya nagagamot na yung pag may binigay kang gamot, babalik siya sa normal. Walang ganon. Si Mayet naman, kay Brother Ronnie din lumapit para ipagamot ang sakit sa gulugod. Nanganak ako sa panglima kong anak. Pag lumalapat siya sa higaan, sobrang sakit. Parang dinudurog yung buto mo. Sabi ko, hindi ako gagaling dito. Kasi puro pain reliever lang naman talaga yung binibigay nilang gamot. Katapos wala na. Okay, upo dyan. Pasok uli yung isang paa. Gayun din nga mo. Baba. Dito na raw siya sumubok sa steam bath ni Brother Ronnie at matapos ang 5 buwan, kahit papaano raw, unti-unti na siyang nakakapaglakad. Pakunti-kunti lang, yung pa step-step lang na nakahawak sa dingding hanggang sa makalakad ako ng malayo na walang nagtutulong sa akin. Yung iba, hindi mo maiwasan magbigay ng donation. Ambassador Arimutin. Pero ang panggagamot ni Brother Ronnie, hindi libre. Ang presyo mula 300 to 600 pesos depende sa araw. Kailangan mo magkaroon ng upahang tao. Yung kuryente ng tubig na binabayaran mo. Kailangan magkaroon ka ng salapi. Pambili mo ng mga herbal na kukunin nila sa bundok. Pero posible nga kayang makagaling ng iba't ibang sakit ang paraang ito ng panggagamot? Temperature ng tubig eh nakatutulong kasi pag mainit ang gagawin nito sa katawan is pagagandahin nito yung circulation, i-relax yung parte ng katawan. Kailangan lang iwasan yung mga extreme temperature, yung pagbababad ng ganung katagal kung hindi supervised na maayos at makikita kung may side effects sa katawan nila. Ang halamang gamot ay pino-promote mismo ng ating gobyerno ng DOH ano. Meron tayong Republic Act 8423 na ang layo ninon ibalik yung traditional na way ng paggagamot kasama ng herbal medicine. So herbal medicine may mga therapeutic value pero hindi pa ito masyado masasabi natin na directly therapeutic or nakakagamot sa isang uri ng sakit. Kailangan po tayo magpatingin muna sa doktor or sa ating health professional dun sa ating area para tignan kung pwede ba tayong mag herbal steam bath. Bago pa dumating yung mga mananako, alam naman natin na meron tayong mga albularyo. Ito ay galing sa salitang Kastila na ibig sabihin na herbularyo. Laganap ito sa buong Pilipinas noon, lalo-lalo na sa mga rural areas dahil nga walang mga
doktor na naggagamot sa kanila. Wala namang nakakapag-diagnose ng sakit just by holding the pulse. Meron ka mga pwedeng malaman, katulad nga nun, yung mga heart rate at saka yung rhythm. Parang minsan, pag mabilis ang pulso, baka may lagnat, baka may infection siya. But it's not a definite diagnosis. Ngayon po, pag talagang wala na kaming gamot, kami po ay humihingi sa provincial ng additional na dinadala sa health center. Wala kaming sapat na gamot ang kalahatan. Pag may mga sugat-sugat ang katawan ng isang tao, maaaring makapasok ang bakterya sa ating katawan. Yung linis ng drum, naghalo-halo na ang mga sakit kung ito ay infectious diseases. I don't think it's very healthy. Ito mga gantong alternative medicine, pati po yan, pwede niyo po ikonsulta sa inyong doktor. Kasi may mga alternative medicine naman na tinatanggap natin sa panahon ngayon. Ay, malinis po yan. Yung mga drum natin, kinuklorin nila lahat yan. Binabras. Gaya nito, may susunod. Tapon po uli yan. Ugasan lang nila yan, tapos palit uli. Kahit na anong sakit, wala akong tinatanggihan. Ang wala ko po, walang imposible sa Diyos. Sa pinakamalalayong bayan ng Pilipinas na hindi naaabot ng sapat na tulong medikal o kung saan ang mga kababayan natin doon hindi abot kaya ang mga gamot, lahat kanilang susubukan. Lulublob kahit saan kung ito lang ang makapagbibigay sa kanila ng ginhawa at pag-asa para mula sa kanilang mga karamdaman, sila'y makaahon. Dating siga at tambay ng rilis, asensado na ngayon ang susi ng kanyang tagumpay, sisig. Ito ang rilis ng tren dito sa Lucena City sa Quezon Province. Ang huling istasyon ng PNR o ng Philippine National Railways ng biyahe mula San Pablo sa Laguna. Maaliwalas man na ang itsura, pero ilang taon pa lang ang nakararaan ang tabi ng rilis. Pugad ng kahirapan ng mga tambay. Pero ang isa sa kanila, uminog, pabaliktad ang mundo. Ang dating tambay sa rilis na si Tonyo, umasenso at ngayon, isa ng milyonaryo. Panoorin niyo ang istoryang ito at sisiguruhin naming mai-inspire kayo. Dito sa Barangay Kota, lumaki si Tonyo. Halos lahat ng tao dito, isang kahig, isang tuka. Kailangan naming maghanap ng madidiskartehan. Wala kaming kakainin. Ito yung loob ng bahay namin. O, dati, wala pa tong kisam eh. Ang makikita mo dito yung langit. Kasi butas-butas yung bubong. So, itong mga pader na to, dati ano lang siya, coco lumber na pinagtagpi-tagpi. Tapos, ang sahig nito, lupa pa. Na-renovate siya ng konti, tapos naayos na rin yung mga bubong. Ang kita ng kanyang amang truck driver, hindi raw sapat para tugunan ang pangangailangan nilang anim na magkakapatid. May mga pagkakataon pa ngang nalilipasan daw sila ng gutom. Nangutang kami sa kapitbahay sa tindahan ng isang balot na apas at saka isang kape. Hindi kami nakautang nun, so nagtiis na lang kami ng gutom maghapon. Ang dagok sa buhay, mas lumala pa nung ang kaisa-isang kumakayod sa kanilang pamilya, namatay sa appendicitis dahil may pamilya na ang iba niyang mga kapatid. Kahit 8 taong gulang pa lang noon si Tonyo, napilitan na siyang magtrabaho. Pagkalabas sa school, pumupunta ako sa palengke, titinda ako ng plastic. Hindi ko ginagastos yung mga kinikita ko. Nagugulat na lang si mother na may dala akong pera. Pero pagtuntong ng high school, si Tonyo nalihis ng landas. Magdamag, tambay, magdamag, inuman. Kilalang kilala ko yan. Grabe din yan kung gumulpi ng kalaban yan. Naging tomador at basag ulo. Yung pag-iinom parang pang-araw-araw na namin buhay. Dahil wala na akong father, so walang nagbabawal sa akin. So kaya siguro napunta ako doon sa ganung pagkakataon. Namang problema ako. Baka hindi ko kayanin ito. Baka iwanan ko. Pero hindi ko ginawa. Pero ang nadidiskaril ng si Tonyo, napapreno nung nakilala niya ang kapitbahay nila sa Riles na si Rowena, na nooy naging nobya niya.
Wala rin naman akong interest sa kanya that time. Habang tumatagal, nakikilala ko siya. Meron din siyang good side. Maayos siya makipag-usap, gentleman siya. Sinugal ko na yung pagmamahal ko para sa kanya. Ngunit ang mga magulang ni Rowena, parang rumaragas ang tren na tinutulan ang pagmamahalan nilang dalawa. Sino ba naman gusto magulang ay pinag-aaral ko yung anak ko para matapos. Tapos ganun lang, mag-aasawa lang siya ng tambay lang. Magkatambay, bad impression. Mga tambay na walang mararating. Sinabi ko sa kanya, kung hindi niya babaguhin yung sistema niya sa buhay, iwanan ko siya. Hanggang si Tonyo, nagpursiging magbago. Nag-working student para makapag-kolehyo. Nagbebenta ako ng tubig sa tren. Nagtatrabaho ako as a dishwasher and waiter sa mga bar. And then sa umaga, diretso pasok sa school. Sobrang puyat, sobrang pagod, naisipan mong sumuko. Pero hindi pwede eh, kasi may pangarap ka pang gustong marating. Kalaunan, nagtapos sa kursong Industrial Engineering. Nagtrabahong process technician sa isang kumpanya sa Laguna. Minimum wage po yung aking unang naging trabaho. Nung nakapag-ipon, pinakasalan na niya si Rowena at bumuo sila ng kanilang pamilya. Umupa kami ng isang maliit na bahay doon sa may ilalim ng tulay. Squatter din siya. Gapang daw ang mga unang taon ng kanilang buhay mag-asawa. Sa halip na bumili ng ulam o kumain sa labas para makatipid, nagluluto na lang sila ng specialty ni Tonyo na siya raw nilang madalas pulutanin noon sa inuman. Sisig. Hanggang naisip nilang ang sisig, inegosyo ang kanilang puhunan noon, 1,000 piso. Bumili kami ng isang ulo ng baboy and then ginawa naming sisig. Tapos dinala namin sa palengke na sold out for 2 hours. At hindi nila inasahang magiging mainit ang pagtanggap sa kanilang sisig. Mula sa palengke, nagbenta na rin sila sa mga night market kung saan ang kanilang kita umaabot ng 5,000 to 10,000 pesos kada gabi. Hanggang taong 2018, si Natonyo nakakuha na ng pwesto o tindahan. Kumuha kami ng isang hulugang motor. So yun yung ginamit kong pan-deliver everyday. Then sabi ni Mrs., kailangan na naming tutukan yung business. So kailangan kong mag-resign sa trabaho. At hindi sila nakontento dahil mula sa maliit na pwesto, may sarili na rin sila ngayong sisig manufacturing plant. Kung saan ang mga kinuha nilang empleyado, gaya niya, dati ring tambay sariles. Malaking pasalamat ko kay na boss dahil tinanggap po nila kami ng buong buo. So, ito talagang naging inspiration ko yung kaibigan ko. Kasi kita ko yung pagdapa niya, yung pag-aon niya. Ang kumikita lang ng barya-barya noon sa pagtitinda ng plastic sa palengke. Ngayon, hindi na bababa sa 300,000 pesos ang kinikita kada buwan. Nag-start kami sa isang empleyado and currently ngayon 50 employee na. Kung dati, iisang motor ang kanilang ipinandedeliver ng kanilang sisig. Ngayon, 4 na at meron pang delivery trucks. Ay pinapatayo na rin ni Tonyo ang kanilang dream house at farm. Hindi ko po na-expect na yayaman po siya. Kasi nga po eh, kami po mahirap lang. Proud na proud ako sa kanila. Ipinakita niya ma'am sa akin ang pagbabago niya. Pero kahit pa maraming istasyon ng buhay na ang narating ni Tonyo, babalikan pa rin daw niya ang kanyang pinagmulan, ang kinalakhan niyang tabi ng riles ng tren. Kahit naman umangat ng konti yung buhay namin, hindi ko pa rin naman nalilimutan kung saan ako nanggaling. So bilang baliktanaw, tumutulong ako dun sa mga mahihirap na pamilya. Sabi niya, Nanay, isara mo na yung bahay mo. Dito ko na sa amin. Sabi ko, hindi ko iiwanan ang aking bahay. Dahil ito'y isang alaala ng aking pamilya. Nandito tayo iniwanan ng iyong ama. Nung araw na yon, sina Tonyo at Rowena nag-homecoming sa kinalakhan nilang barangay sa gilid ng riles. Libre silang namigay ng nag-ahon sa kanilang sisig. Marami pong salamat sa sisig. Pang-ulam po namin ngayong hapunan. Masarap yung feeling pag nakabalik ka sa pinanggalingan mo. Makita mong masaya yung mga taong nakasama mo dati at saka parang bumabalik yung nakaraan.
natutunan ko nung mahirap ako. Yung kung paano dumiskarte sa buhay, kung paano maging maabilidad, at kung paano maging masipag at matyaga sa lahat ng bagay. Kung pakiramdam mo, wala kang pag-usad sa buhay, lingunin ang iyong pinagmulan at baka mas makita mong sa biyahe ng buhay, bagamat mahaba-haba pa ang iyo palang narating, malayo-layo na. Ibang klaseng pangmamaltrato ito di umano ng isang pulis sa isang lalaki sa Davao Occidental. Ang ari nung lalaki, binuhusan ba naman daw ng sinamak, suka na may sili? Ito ang sinamak, suka na hinaluan at pinagbabara ng iba't ibang spices kasama na ang mga sili. Madalas ginagawang sausawan ng mga inihaw at iprinito. Pero dito sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental sa Mindanao, ayon sa testimonya ng isang binatilyo, may ibang pinagbuhusan ang sinamak. Sa viral post na ito, makikitang humahagulgol at halatang natroma ang binatilyo. Ang maselang parte kasi ng kanyang katawan, bigla-bigla na lang daw binuhusan ng sukang sinamak. Nandipang taon na po liyon kay bungagan pa daw nila. Yung isa ko, ingon ako, ayaw na kay sakit kayo. Pagawas na ako nila, dato ko sa bomba, nagugas ko rito, kaya di na makahalang kayo. Tingnan ko lang, kasi balik kong itubag sa mga, kung isilan baka doon ako, nakuwala. At ang nambuhos sa kanyang ari ng sinamak, di umano, pulis! Imbis na tagapagtanggol ng naaapi, sila pa ang gumagawa ng kasamaan. Basta mga pulis, di na dapat pinagkakatiwalaan. Mo na iyang brief o nga gisilihan siya sa pulis. Nangayo silang tabang sa pulis kay gibugbog siyang papag. Gisilihan, hinuod. 2 taon siya katulog kay isa kagabi nga naghubag iyang kinatao in taon. Isa ba itong kaso ng police brutality o pang-aabuso? Kasama ang MSWD o ang Municipal Social Welfare and Development, ang biktima na 16 anyos at itago natin sa pangalang Emerson. Ikwinento niya ang nangyari. Pasado alas 7 raw nito lang Martes nung umuwing lasing ang kanyang ama. Emerson! Na itago natin sa pangalang Ray, ang mag-ama, nagkasagutan. Emerson! Bukod kumupulan na ngayon, huwag tabang. Si Emerson napatakbo sa tanggapan ng detachment ng 3rd Platoon 1st Davao Occidental Provincial Mobile Force Company para magpasaklolo. Pero dahil nataranta na raw siya nung mga oras na yon, sa halip na sa service desk, sa pahingahan ng mga pulis daw siya nakapasok. Kaya kung papagigukod ko niya huwag bunal mo, ito ang sumbungunta. At doon, nasundan siya ng kanyang ama. Pero sa halip na tulungan, di umano, pinagkatuwaan ng mga nakausap nilang pulis. Hanggang sa papasukin daw sila sa isang kwarto. Nandok kay ko kay, kumandipalo ng ilang suga. Ngayon nila, patilawon lang ko nila ng sinama, kumanguyog-uyog man nila. At ang kanilang mga ari, di umano, binuhusan ng mga pulis ng sukang sinamak. Diba bro, sa pulis ang mong short, ibubuan mo yung sinamak. Manauna akong papag ibubuan sinamak, sunod ako. Ano ko sir, tama na sir, kaya di na makaya, halang na kayo. Hindi man sila magpagawas ako ah. Sige lang noon sila katawa. Ilang sandali lang, pinalabas na raw sila ang kanyang ama. Bigla na lang daw nawala. Nato ko sa bumba nga. Nagpabumba ko sa itong kuha nila. Itong bata-bata nila dira. Gabot na ko sa balay, di na naman ko makaya glakan. Dahil sa kanyang sinapit, si Emerson, 2 araw daw na nahirapang maglakad.
hindi na rin siya makaihi ng maayos. Dili ko kahi ako. Kahiun ko, pero di ko kahi. Kaya ako na lang gantos. Pagkaugma na lang ako gihi. Gantos po yun ako pag aron mo gawas na nga akong ihi. Kaya di mong kagawas akong ihi. Kaya sakit kayo. Akong gihukasan. Sige na ako gipaypayan, ma'am. Ang lola ni Emerson na si Cora, hindi rin niya tunay na pangalan. Gagalaiti sa di mano ginawa ng mga pulis sa kanyang apo. Buta ni akong apo. Wadyo na ingon nga. Bunala na ako. Mo na yung brief o nga gisilihan siya sa pulis. Kanang mga bago nga mga pulis na sa asahin sa amo ron. Wa ko pagsalig, ana. May mga ikong tabang sila. Mahinoy buhato nila, ma'am. Magsili man yun sa akong apo. Nang napag-istorya, kadali. At dahil hindi raw nila alam kung kanino magsusumbong, lalo't pulis din ang kanilang irereklamo, ang tiyahin ni Emerson na si Blessy, hindi rin niya tunay na pangalan, in-upload na lang ang video sa Facebook para makahingi po kami ng hustisya, tulong po sa publiko. Ang pangyayari, agad na nakarating sa ina ni Emerson, si Linda, hindi rin niya tunay na pangalan, na nagtatrabaho bilang utility staff sa Digo City na 2 oras lang ang layo mula Don Marcelino. Nung nalaman ko, ma'am, niuli ko sa Miyerkules, kay aron makuha na ko ning problema sa akong anak dari. Ang gusto man jud niya, ma'am, nga istisya lang jud daw nga gibuhat sa pulis sa iya. Ayon kay Emerson, nakita raw niya ang mga pulis na may gawa nito sa kanya bago pa pinatay ng mga ito ang ilaw at binuhusan nga sila ng sinamak. Ang aming team, nakipag-ugnayan sa hepe ng PNP. Sino ba ang may gawa nito kay Emerson? Tinuro niya, then nakilala niya. Nasaan na rin ba ang kanyang ama na umis ka po raw matapos din dumanong buhusan ng sinamak sa ari? Susunod, kung totoong ginawa ito ng mga pulis, ano ang kanilang motibo? Sinabihan daw ng bata na patayin kita. Pero hindi natin nag-tolerate. Hindi yun ang kalutasan. Wala na ako sila ginaling ato. Wala na ako sila giasar. Kanino nga ba tayo tatakbo para makahingi ng totoong saklolo para hindi maabuso? Ang kabuuang ulat sa aming pagbabalik. Kumusugot sa akong apo nga binuangan jud nila. Mo na yang brief o nga gisilihan siya sa pulis. Nagiton taon la po liyon kay bungagan pa daw nila. Kumusugot, ingon ako, ayaw na kay sakit kayo. 16 anyos na binatilyo mula Davao Occidental sa Mindanao, umiiyak na nanawagan ng tulong sa social media. Sakit kayo, murot. Matapos di umano buhusan ang maselang parte ng kanyang katawan ng sukang sinamak na may sandamakmak pa namang sili, pati ang kanyang ama, binuhusan din daw nito. At ang may gawa raw nito sa kanila, ang hiningan pa man din nila ng tulong, mga pulis. Ano ko, sir? Tama na, sir. Kaya di na makaya. Halang na kayo. Sige lang noon sila katawa. Wadid na ingon nga. Bunala na ako. Sakito lang akong nauna sa mga pulis judya, ma'am. Kahit gabi nung nangyari ang insidente, hinding-hindi raw makakalimutan ni Emerson ang itsura ng mga pulis na di umano sumalbahe sa kanila. Tambok ko nung manay piklat der sagtang. Tong nagbubo sa kuha. Itong kedua, tambukon siya mo itong naglingkod sa katari. Mangka itong isa, sige kitawa sa kuha kayo. Kung ano man ito yun naong, tama lang kada ko yung naong, kung ano busil. Tinungo ng aming team ang istasyon ng pulis. Ayon sa kanilang hepe, nagsagawa na siya ng sarili nilang investigasyon. Katunayan, tinukoy na raw ni Emerson ang gumawa nito sa kanya. Ang procedure natin is yung bata is binano namin kunti yung ano niya, face niya, protektahan yung bata na hindi din siya matakot. Then nagsagot naman din ang bata na hindi ako magkamali. Siya talaga. Nagsabi din daw sa information na trigger din yata ang pulis kasi sa harapan daw nila, sinabihan daw ng bata na patayin kita. Pero hindi natin nag-tolerate. Hindi yun ang kalutasan. Wala na ako sila ginaling ato. Wala na ako sila giasar. Nag-adto lang ko rito na ngayon kong tabang. Pero tumangging magpa-interview ang mga suspect.
The whole team naman is na-relieve na daw. As of now, restricted pa rin sila. Nandoon sila sa provincial office ng Davao Occidental. May order na rin na para while ongoing yung case, doon lang muna sila. Hindi naman po sila nakakulong kasi hindi sila convicted. Yung pahayag sa side nila, ka-right din nila yan na sagutin nila sa proper agency. After receive the subpoena, kailangan magsagot sila ng within 10 days. There could be grounds for a possible charge of violation of Republic Act 7610, the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ranging from 6 years and 1 day up until 12 years. And that's going to depend on all the different circumstances. Kung mapatunayan talaga, madismiss sila sa serbisyo. Pinakababa dyan, possible demotion. Ito ay makukonsider nga, hindi lang misconduct, kundi isang brutality na nakumit ang mga kapulisan. Panawagan ito sa mga law enforcement. Sila ay vulnerable pa rin. Yung mga iba takot sa pulis. Sana ganun po yung maipakita ng ating mga kapulisan, no? Na yung mga batang Pinoy ay magnais na maging pulis dahil nakikita nila na sila ay magtatanggol ng kanilang mga karapatan. Para masigurong maayos na ang lagay ni Emerson, ipina-check up siya ng aming team. Wala naman po akong nakita na kahit ano na swelling or redness. Exposure niya po sa sinamak is hindi naman gaano ka prolonged or repeated exposure na makaka-cause ito po ng infertility sa kanya. Kasi nga is hindi naman gaano ka strong acid yung sinamak or yung vinegar. Hindi naman po siya nakaka-apekto sa sexual capabilities po ng pasyente po. At para ma-debrief si Emerson sa nangyari, ipinakonsulta rin namin siya sa isang psychologist. Ngayon, nasa state of shock pa rin siya. Sariwa pa rin sa kanya yung trauma. Maaring mawala yung tiwala niya sa tao. Maaring pakiramdam niya na lagi siyang nasa panganib at magbabago yung kanyang behavior. Kailangan niya ng psychotherapy para may iproseso at matulungan siya makapag-cook sa mga pang-araw-araw niyang pamumuhay. Samantala, sinubukan din ng aming team na hanapin ang tatay ni Emerson. Pero walang nakakaalam sa kinaroroonan nito ngayon. Ay, karo, ganiyan na, kagimi, wala niya siya ba sa balay, kasa siya mato. Nitong Webes, si Emerson, formal nang nagsampa ng reklamo sa Department of Justice sa Digo City laban sa mga pulis na itinuro niyang may gawa nito sa kanya at sa kanyang ama. Sa MSWD, naka-akoso din ng bata. Since na-file na yon doon sa piskal, they assured them na okay yung security nila. So ito yung groceries, dadalhin nyo yan sa bahay ninyo para makatulong. Salamat sa pagtabang sa kuha. So aside doon sa ginawa na namin, we will continue to monitor the case. Walang pinipili ang batas. Baka sabihin nila, ay hindi yan gugulong kasi kapwa pulis. No, mali sila. Marami ang matitino na pulis. Huwag naman i-drag yung buong organization. Hindi na dapat pang paalalahanan ang mga nasa pwesto na dapat tumulong at sumaklolo sa mga mahihina at nangangailangan ng saklolo. Hindi nga ba't kaya kayo nandyan para magbigay ng serbisyo sa publiko at karapat dapat na tawaging lingkod bayan. 500 piso! Pwede raw maging kotse o motor. Vroom, vroom! Paano? Saan ka nga ba pwedeng dalhin ngayon ang iyong 300 pesos? Si Vincent, planong mag-road trip. Vroom, vroom! Skirt, skirt, sabi nga ng mga millennial at Gen Z ngayon, hanggang sa Baler, Aurora! Kanya kasing 300 piso, naging brand new na motorsiklo? Paano? Tumaya lang daw siya at swinerteng nanalo sa pinagkakaguluhan at usong-uso ngayong online raffle. 3, 2, 1, a winner, Mr. Vincent P. Vanil. Sa pa-contest na ito, ang maswerteng mabubunot
mag-uuwi ng bago-bagong motorsiklo. Hindi po ko po in-expect na mananalo po ako. Sa tuwa ko po, di na po ako nakapagsalita. Simple lang daw ang mechanics. Pipili ka lang ng numero o slot. Ang dami ng slot kada raffle, nakadepende sa klase ng motor na ipamimigay. Kung ordinaryong motor, karaniwang nasa 400 ang slots. Kung saan ang sasali, magbabayad ng 300 pesos kada numero. Kung high-end o mas mamahaling motor naman ang grand prize, mas maraming slot syempre ang ibibenta. At kapag nabunot ang napili mong slot sa Tambiolo, sayo na ang premyo. Nung una, hindi ako tumaya. Marami naman po kasing scammer, kaya nag-alinlangan po ko. Sinabi po ng mga kasamaan ko na legit daw. Isang numero lang po ang tinayaan ko. Hanggang ang nag-alangan noong si Vincent, ang siya pang winenas. Mr. Vincent P. Vanille! Nanalo ng motor na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Malaking tulong po yan, lalo na pagpunta ka ng bayan. Ang promotor ng pinagkakaguluhan ngayong online raffle ng motor, ang moto vlogger na si Norris. So ready na po ba kayo mga brogang? Taong 2021 pa raw nung nagsimulang magparaffle ng motor si Norris na ang kita for a cause daw talaga mapupunta sa nangangailangan. Naisip-isip ko paano po ako makapagbigay tulong pa ng marami. Ang unang motor na ipinamigay niya, nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Pwede naman po siyang cash na lang po, but mas gusto ng mga tao motor. Pero sakit sa ulo at bulsa raw ang inabot niya nung nagsimula pa lang ang kanyang online pakulo. Hindi naman basta-basta magpa-raffle, sino po maniniwala sa akin? Kasi marami po mga scammer na nakapalibot. Nung una po, ang first slot ay 1-5. Tumagal po yung raffle namin na month bago maubos yung slots. Para maging masayang mga tao, kinawa ko pong 300. Mas dumami yung slots. At dahil parami na raw ng parami ang mga tumataya, dinamihan na rin ni Norris ang ipinaraffle niyang motor. Pinakamarami ko po ay 6 na motor. Meron din tayong mga konti na iipon sa Facebook but not that big. So dun po natin kinukuha. So lahat po ng nalilikom po natin ay dinodonate po natin sa charity po. At para mapatunayang hindi siya nang bobola, dahil mag-umpisa na po ang ating live draw. Live din daw ang bolahan. Gumagamit din sila ng transparent na tambiolo para masigurong walang daya ang mangyayari. Nagba-blindfold pa po ako. Tapos nakatalikod para syempre may pakita natin na legit po talaga at walang bias, walang daya. Ayun na! At hindi lang mga nabubunot ni Norris ang uuwing masaya. Boy! Congratulations po sa ating winner! Pahingi rin tayo! Pati na rin ang kanyang mga beneficiary. Kabilang na ang Children with Special Needs Charity Incorporated, kung saan aktibong miyembro si Norris. Number one na priority na tinutulungan po natin yung mga may kapansanan na may family, lalo na yung mga hirap na hirap sa buhay. Nagbibigay po kami ng cash assistance, pangkabuhayan. Feeding program po sa mga sped schools, nag-gift giving din po kami. Maraming salamat po at nakatanggap po kami ng tulong. Kaya kahit 7 beses nang tumaya pero hindi pa rin nananalo, si Fifi never say die tumaya ulit. Sana isa po ako sa mga manalo din. Si Remus naman, naniniwalang more slots, more chances of winning. Kaya 10 numero ang kinukuha niya kada raffle. 3,000 po yun per raffle. May mga alaga akong numbers, 10-10, gaya ng birthday ko. 11-16 ng misis ko. 6-6 yung sa bunso ko. Si Hill naman, gigil na gigil ding manalo. Ang kinakapitan para manalo ng motor, ang kanya raw beginner's luck. Hindi ako mahilig tumaya sa mga raffle. Workmate ko yung nagsabi sa akin na subukan naming tumaya. Ang kanyang tinayaan, number 1297. Kasi spell backwards sa name ko, which is Hill. So 12 for L, 9 for I, and 7 for G. Nag-take chance lang, malay mo swertehin. Isa na nga kaya kina Fifi, Ramos o Hill ang mapapa road trip, broom broom, skirt skirt kapag nanalo ng brand new motor? Kung ako man po yun, napaka-deserve ko po. 10 slots po talagang kinukuha ko, 3,000 po yun. Baka nanalo na ako, parang ganun ba ma'am? Kasi
kwento vlogger na si Norris, nagpapa-raffle online ng brand new na motor. Kaya sina Fifi, Ramos at Hill, tumaya. Kung ako man po yun, napaka-deserve ko po. 10 slots po talagang kinukuha ko, 3,000 po yun. Baka nanalo na ako, parang ganun ba ma'am, kasi... Isa nga kaya sa kanila ang mapalad na mag-uuwi ng brand new na motor? Malapig bike style, here we go bro, gagod na po mga bro. Huwag na nating patagalin pa, paikutin na ang Tambiolo. Siyempre, congratulations po sa ating winner na R15! 1,297! Congratulations! Nanalo po ang brand new R15! Sir Gil Lemuel P. Natividad! Mukhang effective ang beginner's luck ni Hill. Galing, oh. Nayuwi na. Bye. Masayang-masaya pa, ma'am. Hindi ko inaasahan na manalo ako sa raffle kasi first time ko naman talaga sumali. Natanggap ko po a week after ng draw. Ginagamit ko nga po yung motor na napanalunan pang araw-araw. Sa darating na June 27, dalawang big bike ang ating ipaparaffle at 300 per slot rin po ito. And then, meron din po tayong libreng motor na ipaparaffle para sa mga supporters natin. Samantala, bahagi ng kita ni Norris, ginamit niya sa kanyang pa-medical mission. Gayunman, sa mga nagkalat na pa-raffle ngayon online, ang DTI o ang Department of Trade and Industry, merong paalala. Isa sa mga dapat titignan ng mga consumers is yung raffle stub. Nire-remind din natin yung public, tinitignan din nila kung meron bang appropriate requirements itong mga sinasalihan nilang paparaffle. Kung wala, hindi siya legit, wag na nilang mag-engage dun sa promo. We have all the documents like SEC registration, dumaan sa DTI and then sa BIR. This is not a business matter. It's a cause. Sa buhay, hindi mo talaga malalaman kung kailan darating ang swerte. Minsan, bigla-bigla na lang itong humaharurot! Nagulantang ang mga residente ng Dinagat Island sa Surigao nung may nakita sila sa kalangitan na lumilipad daw na isda. Mayaman ang karagatan ng Dinagat Island sa Mindanao. Pero kamakailan lang, abot langit ang pagtataka ng mga residente kung paanong ang isda na nasisisid sa pusod ng dagat kanilang naispatan sa kalangitan. May isda sa langit o? Isda sa langit o? Sa unang tingin, ang parang kulay itim na imahe na nasa tinatayang 75 feet ang taas sa ere, aakalain mong ibon sa kalangitan. Pero nung i-zoom in ang video, may isda sa langit o? Mukhang may something fishy nga. May isda sa langit o? Yung hugis niya, isda talaga. May wings maliit, palikpig. Akto namin yung nakikita doon sa itaas. Nagtalon-talon eh, palayo ng palayo yung porma niya. Parang isda sa dagat na lumalangoy. Flying isda? For real? Kwento ng sari-sari store owner at uploader ng video na si Junmark, magtatakip silim na raw nung na-videohan niya ang di umano flying isda. May isda sa langit oh! Nang time na yon, may liga ng basketball sa amin. Medyo makulimlim na din. Tumingin ako sa langit, may nakita akong lumilipad. May isda sa langit oh! Para siyang goldfish nang nasa aquarium. Parang isda sa dagat na lumalangoy. Sa akong kagalingan, mura kita katuhuan ng isda. Murag wala po kibalungan na isda nga malupad. Kung titingnan niyo naman po yung video. May isda sa langit o? Kita naman po. Wala naman po nangyaring edit po dyan. Para saan po? Bakit ko po i-edit? May isda sa langit o? Kaya ang na-caught on cam na flying isda, nagpapalipad ngayon ng sari-saring haka-haka. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita. Imposible naman na may isda lumilipad dun sa ulap. Kato siya ako nakita kay... Muna ana ang malagi siya. Murag kaduduha ta ba? Pero murag sa mong tanan agad, isda ito siya. May isda sa langit o? Kung ang ilan nangangamba na baka pagbabadya ito ng paparating na delubyo, ang mangingisdang si Paolo naniniwala namang isa itong magandang pangitain.
Sabi ng mga matatanda, may pamahiin daw yon, baka magpahuli yung mga isda. At tila nagdilang anghel sila. Kinabukasan kasi nung pumalaot si Paolo, agad silang nakalambat ng maraming isda. Di namin inasahan, yung paghila namin sa aming lambat, marami kaming nahuli. Mahigit 10 kilo. Minsan lang yun mangyayari, isang swerte. May isda sa langit o? May iba nagsasabi. Hindi kaya flying fish ito o yung tinatawag na bangsi sa mga probinsya? Flying fish ba? Wala makatawag ng flying fish. Kaya mga anak mo dyan, mga anak po ba? Ito sa babaw, flying fish. Pero ang mga isdang ito, hindi raw talaga lumilipad, kundi nag-glide lang sa ere para kumuha ng hangin gamit ang kanilang paliktik. To escape predators, sila ay merong highly pectoral fins ay humaba upang maging parang pakpak, allowing flying fish not to fly, but to glide for extremely long distances. Ayon po sa ating pag-aaral, ang pinakamataas na kayang talunin ng flying fish ay about 6 to 8 meters lamang. Pero posible ba talagang ang mga isdang palangoy-langoy lang sa dagat? May isda sa langit o? Magpalutang-lutang din sa ere? Sa aming pananaliksik, sa ibang mga bansa, may maihahalin tulad din na pambihirang pangyayari. Sa Yoro, sa Honduras, mula pa raw noong 1800s, 4 beses kada taon kung umulan sa kanila ng isda. It's raining isda. Caen el pescado que le llamamos plateada. Nosotros aquí le llamamos bagre o chunte. Oh! Este! Tinatawag nila itong Luvia de Pez o Rain of Fish. Viene de Dios, que es un milagro celestial. Sa San Francisco naman, sa Amerika, madalas nga raw umulan ng anchovies o dilis. Pero ang salarin, seabirds na iniluluwa ang mga hindi nila kayang ubusin ng mga nahuli nilang isda. E ano naman kaya ang paliwanag ng mga eksperto sa nakitang flying isda sa Dinagat Island sa Mindanao? May isda sa langit o? Susunod, sa kalangitan ng Dinagat Islands, may na-caught on cam na lumilipad na isda? May isda sa langit o? Yung forma niya, parang isda sa dagat na lumalangoy. Yung hugis niya, isda talaga. May wings maliit, palikpik. Nagtalon-talon palayo ng palayo. Kung totoong isda ito, anong klase? Kapag tingnan natin ng mabuti yung video, kung isda man siya, anong klaseng isda tingin mo? Yung tinatawag sa amin dito, yung... Posible nga ba itong makalipad sa langit sa taas na lagpas 75 feet? May isda sa langit o? O katumbas ng 5 puno ng nyog? To see is to believe. Is that for real? Atin yung sasagutin sa aming pagbabalik. Abot langit ang pagtataka ng mga residente ng Dinagat Islands kung paano ngang isang isda na videohan nilang hindi lumalangoy sa karagatan, kundi parang lumilipad daw sa kalangitan. May isda sa langit o? Yung hugis niya, isda talaga. Nagtalon-talon palayo ng palayo. Yung forma niya, parang isda sa dagat na lumalangoy. Sa akong kagalingan, mura kita katuhuan ng isda. Mura wala po kibalungan na isda. May isda sa langit o? Kita naman po, wala naman po nangyaring edit po dyan. Ang manging isdang si Paolo may teorya kung anong isda ito. Ang tinatawag sa amin dito, yung mangkok bulis. Medyo malaki-laki. Kapag tingnan natin ng mabuti yung video, ay mukhang isda. May isda sa langit o? Posible na itong lumilipad na to, kung isda man siya, ay snapper. Or maya-maya. Kung isda talaga ito, paano naman kaya ito nilipad sa ere sa may tinatayang taas na 75 feet o katumbas ng 5 puno ng nyog? Walang kakayanan na lumipad ang maya-maya or managat other than jumping maybe a few feet or a few meters. Walang posibilidad na siya ay lumipad at sumayaw sa hangin for even more than a few milliseconds. Kung ito man ay isda sa video, posible na ito ay patay
at tuyuna na posibleng nabuhat lang ng malakas na buhawi. May isda sa langit, oh! Ang pag-ulan po ng isda ay nangyayari pag meron po nangyaring waterspout sa isang lugar. So, ito po yung whirling wind sa karagatan. So, umiikot po yung hangin. Tendency po noon ay may mga isda po, lalo na yung maliit na isda na sumama doon sa pag-ikot ng hangin. At kapag po nasira na yung pag-ikot, nag-stop na itong whirling winds na or waterspout, ay posibleng bumagsak na po yung mga isda. Hindi naman ako, sir, natakot. Normal naman, sir. Ngayong malinaw na ang lahat, isa lang ang masasabi namin. At least, meron na tayo ngayong fish, peace of mind. Fish na sa langit, oh! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.